What's up, mga baby brow wires? Ay, hindi ko kaya. Pre, hindi ko kaya, pre. Hi, Stags! So, ito na nga. Ito na yung video na inaantay ni Kyla. Hindi kasi, alam nyo guys, di ba marami sa inyo yung mga nag-chat sa akin sa Facebook, sa Instagram, kanyan. Busy akong tao, sa totoo lang, kasi nagkatrabaho ako from Monday to Friday. Tapos, minsan may pasok ako Sabado. Kaya, medyo busy akong tao kasi pag uwi ko, gusto ko matutulog na lang ako. But, anyway, ayun, minsan nagbabasa naman ako ng mga suggestions nyo. Tapos, eto kasing si Kyla. Si, shout out kay Kyla Tesorero. So, si Kyla Tesorero, lagi niya akong chat na, ate yung request ko, gusto ko ng no makeup, makeup look, ganyan. At, hindi lang naman siya yung nag-request nun, marami rin sa inyo sa mga comment section, at nag-e-enjoy ako kada nag-request kayo, ibig sabihin kasi, gusto ko malaman kung paano mo ginagawa to, ganarn. At, ayun guys, so ito na yung tutorial, at this is a walkthrough video, medyo madami akong sinasabi dito, kasi marami akong gustong i-share sa inyo na about sa makeup, or connected naman sa makeup. So, kung hindi mo gusto yung masyadong mahabang tutorial, then I think this is not the video for you. Pero, kung okay lang sa'yo yung mahaba-habang tutorial, then this is the video for you kasi marami kang matututunan or marami akong i-share sa video na to. Okay, ngayon, without further ado, let's get to the video. Okay, so before anything else, ang ginagawa ko, lagi ako nag-moisturize ng skin ko. Siguro for 2 months na. So, naubos na kasi yung Nature Republic ko na aloe vera gel. And I've been using this one from Lux Organics. So, I think I bought this one for 200 pesos. Basta mga ganun. Sa SM department stores lang siya. Sa totoo lang, mas gusto ko siya kaysa sa Nature Republic. Ewan ko kung bakit, pero siguro yung sobrang subtle nung amoy niya. Tapos yung consistency niya, mas... Ewan ko, mas okay kesa dun sa Nature Republic. Tapos, isa pa ay mas mataas yung aloe vera content niya, which is 99.85, which is almost 100%. So, yung konting-konting percent na lang yung para sa mga preservatives and such. So, ayan, yun lang nilalagay ko sa buong mukha ko. So, now let's move to foundation. At ito na nga, kasi most of you people, if you think of no makeup makeup look, you want to low-key use makeup. So, ngayon, mostly... gumagamit lang ng concealer kasi kukonceal mo lang yung mga kailangan mong conceal and you're ready to go. Parang ganun. Pero that's not me eh. Naks, ang arte! Pero ganun, para kasing hindi yun yung para sa akin. Kasi nga, for me, nag-differ ako sa kung ano yung skin needs ko. So for me, hindi masyadong even yung parts, some parts of my face. That's why I tend to use foundation. Pero pag foundation, hindi ako gumagamit ng sobrang full coverage. And I have 3 suggestions for you na makikita niyo sa drugstores. 2 of them is from Maybelline at 1 is from Everbilena. So ito, kilala-kilala ng magandang foundation. Ito nga yung liquid foundation, all-day liquid foundation from Everbilena. And I am the shade Oriental. So this one is the Everbilena in the shade Oriental. So kung nakikita nyo, ako kasi nag-differ ako sa color nung leg ko. At kung mapansin nyo kasi, kaya mas puti lagi yung mukha ko kasi mas, syempre mas forward siya, mas nahi-heat siya ng light, kaya mas dark yung leg ko. At kahit this is already in the shade Oriental, as you can see, mas puti pa rin siya sa leg ko. Okay, the next one that I can suggest is, this is from Fit Maybelline with the Fit Me Foundation in the shade 125. So ito yung shade ko nung college ako, or mas puti siya sa akin, hindi ko lang alam. Pero, ngayon ko lang siya na-realize, sobrang puti niya sa akin, kaya hindi ko siya magamit. But, what I like about this foundation is its finish na matte, pero hindi ganun ka-matte. It still needs to be set. Tapos, hindi ganun katakas yung coverage niya. Ganun. So, gagawa ko kayo ng swatch para makita na sobrang puti talaga nito sa akin. So, this one is shade Oriental in Everbilena na all-day liquid foundation. And this one is from the Maybelline Fit Me. Kita nyo kung gano'n siya kaputi. Alam nyo yung kukunti lang inilagay ko, pero alam mo maputi talaga siya para sa akin. The next one that I can suggest is this one from Maybelline ulit. So, this is their 24-hour wear Super Stay Foundation. At I am in the shade. So, I am the shade 220. So, for this one, ito yung pinaka-nagustuhan kong lapat ng foundation sa akin in terms na sa kulay. Kasi ito yung perfect shade for me, 120. Ay, 220, sorry. So, I have 125 for Fit Me, tapos 220 naman para Super Stay Foundation. So, kung makikita nyo, maski sa bottle, makikita nyo na yung differences nila na mas maputi talaga si 120 kaysa kay 220. At ngayon ko lang to na find out na parang, ito pala yung kailangan ko. But anyway,
So ngayon, bibigyan ko kayo ng close-up look kung ano yung mga finish nila sa skin ko at kung gaano ba sila kalayo sa skin ko. Pero guys, I'm thinking of doing another video para sa thorough explanation kung paano mapumili ng foundation. But anyway, para lang sa no makeup makeup look. So now, I have zoomed you in at kung makikita nyo. So we have here Fit Me Foundation in the shade 125. Tapos we have here Ever Bilena All Day Wear Foundation in the shade Oriental. Tapos this one is the Maybelline Super Stay Foundation in the shade 220. At kung makikita nyo guys, napadami lang ilagay ng Ever Bilena. Pero halos para-paras lang sila ang coverage except dito kasi mas subtle yung coverage niya. So pinaka nagugustuhan ko talaga ay yung lapat ni Super Stay. At kung nakikita nyo, sobrang subtle lang. Parang wala akong foundation. So medyo ipabrighten niya lang yung kulay ko, i-cover niya yung impurities ko, at we're good to go. Okay, so now that you have seen or narinig nyo na yung side ko kung paano bumili yung foundation para magmukhang no makeup makeup look, let's proceed on applying the foundation. So I'm going to use the Super Stay Foundation from Maybelline. Tapos guys, yun nga, bakit ko pa ba isinadya sa inyo yung iba? So para sa akin, para na magkaroon kayo ng iba't ibang choices. At besides, ang pinakamagandang finish ng no makeup makeup look ay yung Fit Me talaga. Kasi hindi ganun kataas yung coverage niya. Parang i-leave on niya pa rin yung iba mong impurities or yung iba mong mga malas. Pero ibabrighten niya yung face mo, which is perfect for a no makeup makeup look. Yun nga lang, pumili ka talaga ng tamang shade para sa'yo. Pero since ito yung pinakatamang shade sa akin, ito yung gagamitin ko. So I'll just apply it as normal. I'll use a blending sponge. Okay, so alam nyo na sa Pilipinas sobrang init kaya medyo magkapawis tayo throughout the day kaya hindi pwedeng hindi tayo mag-bake. Bilis ko magsalita. Tapos ngayon, mag-bake tayo using this Nichido Final Powder in Creamy Glow. Ang bibake ko ay under eyes, tapos pa nose. Kasi ito yung lagi nag-oil up sa akin. Tapos of course, may crease. After that, binabrush off ko na agad para naman hindi sila masyadong dry tingnan. So now we're going to move to creating our brows. And I'm going to use this one from Maybelline ulit. This is their Tattoo Brow Ink Pen. At this has a pen type strokes na tatluhan na perfect para sa natural brows. So yun yung ina-achieve natin, natural brows, instead do sa plakadong brows na lagi ating ginagawa. First time ko ito gagamitin, so bear with me at in-expect ko lang na magkakaroon ako ng natural brows with this. At ayun, I'll start dito. I'll just do a stroke like that. So nakikita nyo, parang fill in nyo lang yung parts na sparse. Okay, so now guys, we're done with our brows at ganito siya tingnan pag malayo. At para sa akin, enough na to. Gantong brows lang yung gusto ko pag gusto kong magmukhang natural lang yung ganda ko. Nox! Yes, meron! May ganda. But anyway, so ayan. Enough na sa akin itong gantong brows. At now, let's move to our face makeup. So para sa akin, kailangan mong hanapin yung perfect shade para sa skin tone mo. So for me, pag pumili ka ng mga, lahat naman ng colors bagay sa atin. Pero kailangan mo lang pumili ng tone ng color na yon. So meron tayong gusto, like ako, mas gusto ko yung mga peachy looks or yung mga Pantone or Coralish, ganyan. So I have here Ever Bilena or EB Advance Contour and Blush Duo. So nasira na to, lagi ko sinasabi. Pero ito yung color na parang nagko-complement sa skin ko. Itong shade na to. So ito yung ginagawa ko or yung ginagamit kong blush pag gusto ko sa no makeup makeup look. So what I do is like this. Kasi minsan medyo harsh yung blushes natin. At hindi natin alam kung anong gagawin para maging natural lang sila. Ginagawa ko, I have this angled blush brush. Ganyan. Tapos kukuha ko ng ganyan. Tapos medyo weird. Pero ginaganon ko dito. Sa may side. Tapos tsaka ko siya ina-apply. So ang ginagawa ko ay from this. Alam niyo, parang paganto, parang patting motion. Para subtle lang yung dumampi sa kanya. Tapos tsaka ko siya kinakalat na ganyan. Parang ganon. So kung nakikita niya sa akin, ito yung walang blush, ito yung may blush. At if you look closely, kikita niyo parang wala naman ako nilagay na blush. Life hack. Okay. So if you want to look more like your skin, yung face mo, huwag mong hahayaan masyado kang matte or masyadong matte yung face mo. Kailangan maglagay ka ng konting shimmer para, ayun, medyo magmukha siyang more like your skin, ganun. Kasi wala namang skin na sobrang matte. So, ako, ito na yung matagal ko nang nire-review sa inyo na sobrang natural looking na highlighter from Essence. This is their Pure Nude Highlighter. At this is in the shade Be My Highlighter number 10. Ayan. Yung consistency or yung finish ng highlighter na to,
sobrang pino. Kaya hindi siya nakaka-blind. Pero alam mo may highlighter ka, tapos ayun, sobrang pino niya lang sa personal. So, also, don't use a fan brush na maliit. Use a fan brush like this, malaki. Kasi ito yung magbibigay sa'yo ng finish na subtle lang. Hindi siya concentrated, ganun. So, ang ginagawa ko, ay nilalagay ko siya dito sa may parts ng face ko na gusto ko ma-highlight, of course. Pero, alam niyo pa ganito, ayan. Tapos, of course, sa may, ano ba tawag dito? Cupid smooth. So, ito na yung struggle para sa lips natin. Kasi, alam niyo, pansin niyo na pag nag-lipstick ang babae, parang ina-assume ng mga tao na laging naka-full face makeup na sila. Pero, if you use a lip tint, it looks nice. Parang, cozy, ganun. Hindi siya masyado naka-makeup, ganun. So, ngayon yung struggle ng paghahanap ng right shade para sa mga skin natin. Ngayon, ang nahanap kong shade para sa akin talagang perfect for an everyday is yung from Everblena. Ito, sobrang perfect shade para sa Filipino skin kasi hindi siya pinkish undertone. Parang medyo orangey na medyo brownish yung undertone niya. So, yun yung nagustuhan ko sa kanya. Ayan, lalagay ko lang siya. Tapos, medyo dark yung pagkapula niya. Pero alam mong natural na parang laang pula ng labi niya. Ganun. Now we're down to our lashes, which is the final touch for our makeup look. So ngayon, you can use any mascara that you need. Actually, it depends on your lashes needs. So meron kasi mga lashes na mahaba na, meron naman talagang maikli. Tapos merong dark na, at meron namang medyo brownish. Yung mga ganun. So kanya-kanya yan. So kung ano yung nag-work sa'yo, yun yung gamitin mo. Pero I have a suggestion na natural looking from drugstore. And this one is from Everblena or EB Advanced Lash Define Mascara. It has two sides. It has one for your upper lashes and the other one is for your lower lashes. So, sobrang perfect nito. Kaya, ayun. Tapos, you also have to curl your lashes. This one is from Fashion 21. Ito na yung pinakamura sa drugstore na lash curler. Nag-work sa akin na hindi masakit sa mata. So, some people tend to curl their lashes na parang isasagad nilang ganyan. Yun yung ayokong gawin. Kasi nga, parang hindi siya natural tingnan. Ginagawa ko ay parang gitna ng lashes ko. So, by the way, my lashes are not that long. Hindi rin ganun kakapal. Normal lang. This one is the hack for the mascara. Sometimes, pagbukas natin ng mascara natin, it's too much. Tapos, kaya kumakalat, kaya nagiging grumpy. So, ang ginagawa ko, binabalik ko yung some parts. Tapos, I have here, always have here a tissue. Tapos, medyo gaganon ko lang ng konti. Parang ganyan. Ganon. Para lang mawala yung excess. Tapos, after that, tsaka ko siya gagamitin sa lashes ko. So, this is me with my mascara, of course, and curled lashes. And this is me without curled lashes and without mascara. After that, guys, we're done with our look. At ito na yung final look ko. Para sa akin, ito yung no makeup, makeup look ko. Na natural looking, fresh looking lang, parang identify niya lang kung ano yung mga meron ka sa facial features mo, and you're good to go. But anyway, so ayun, sana nagustuhan niyo tong video na to at na-walkthrough ko kayo dun sa everyday na ginagawa ko at na-share ko sa inyo ng clearly yung mga alam ko or natutunan ko all by myself. At ayun, sana nagustuhan mo tong video na to. At if you have any more suggestions, kung meron ka suggestions, katulad ni Kayla, mag-suggest ka lang. Minsan chat mo ako, walang problema. Nagbabasa naman ako. Tapos, ayun. So, sana nag-enjoy kang panoorin to. May natutunan ka at nagustuhan mo at ma-i-apply mo sa mga next mong gagawin sa pag-makeup mo. At yun lang, guys. I hope to see you on my next video. Bye!